Kita na bakbakan sa Marawi, arestado ang dalawang magnanakaw na nananamantala sa mga bahay na iniwan ng mga residente. Nakatutok si Emil Sumang. Balik tayo rito dahil ako, diretso na akong kilala. Dumaan sa tactical command post ng PNP ang convoy na ito ng Philippine Army. Mission nilang pasukin ang conflict area at hatiran ng nasa 2,000 food packs ang mga lumalabang sundalo. Ako inatasan na dalin ito lahat in the front lines para na rin mabigyan ng simpleng celebration ng ating mga sundalo sa front lines on this Father's Day celebration. Bukod sa pampataas ng moral ng mga sundalo, sapat daw ang mga ito para ipadama sa kanila ang pagpapahalaga ng taong bayan. Ito ay binigay ng mga butihing mga tao, kaibigan, coming from the different regions. Di kalayuan sa lokasyon ng opensiba, naaresto naman ng PNP Public Safety Battalion sina Latif Makabago at Abdullah Makabago Lawa. Naaktuhan silang naglalabas ng mga gamit gaya ng home theater system at flat screen monitor mula sa isang bahay. Nakuha po namin yung information na they are stealing po dun sa mga bahay po dun sa area na yon. Napag-alaman din kapatid ni Abdullah si Naim Law, isa sa mga nakapuga sa Marawi City Jail noong kubkubin nito ng Maudzi Group. Martial law pa rin sa buong Mindanao si Pangulong Duterte. Hindi napigilang batikusin ang mga maestradong kumukwestiyon kung maituturing na rebelyon ang terorismo ng Maudzi Group sa Marawi City. Andaman daw siyang bawiin ang martial law kung iuutos ng Korte Suprema. If that rebellion burns Mindanao and I'll be forced to declare martial law again, this time, I will do it on my own to preserve my nation. There is no telling when will it end. Then it could be a copycat of Marcos. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Horas.